Eksklusibong ibinigay sa GMA News ang isang video na kuha sa loob ng kuta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Dito di mano nagkukuble ang kanilang mga lider at ang teroristang si Basit Usman. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may exclusive report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, naniniwala raw ang Armed Forces of the Philippines na si ang teroristang si Abdul Basit Usman ay nananatili pa rin doon sa tinatawag na box o yung pinagkukutaan ng BIFF. Ito raw ay dahil wala naman daw malapit na pwedeng takbuhan pa o lipatan pa ang teroristang si Usman. Pumasok na sa 15 araw ang opensiba sa Maguindanao. Sa routine patrol na ito ng Army sa bayan ng Sharif Aguac, pinasok ng 5th Special Forces Battalion ang makitid at maalikabok na kalsada papuntang pinakapusod ng Bakbakan. Sa tabi ng kalsada, ilang evacuees ang nananatili sa mga tolda. Sa 2nd airstrike ng militar kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa barangay Gawang, Datu, Saudi ang patuan noong nakaraang linggo, inabot pa ng 2 araw bago mapasok ng Army ang komunidad na ito. Sa videong ito, makikita ang masukal na kakahuyan na nagsisilbing pinakabakod o perimeter ng lugar. Sa taas ng mga puno, nagkubli raw ang mga sniper ng BIFF para protektahan ang komunidad na siya ring kuta di umano ng pinakamatataas na opisyal ng BIFF at maging ang bomb expert na si Abdul Basit Usman. Sa gitna ng komunidad, isang malaking mosque ang nakatayo. Meron ding madrasa o Arabic school. Ayon sa source, ito raw ang sentro ng kuta ng BIFF. Sa paglilibot ng kumukuha ng video, nakunan pa ang sulat kamay na ito sa isang pader. Aabot na raw sa 100 sundalo ng pamahalaan ang napatay sa pagtatangkang kubkubin ang kutang ito. Sa kabila ng dumadagundong na AFP airstrike sa barangay Gawang, matindi raw ang resistance ng kalaban. Indikasyon na posibleng may high-value target gaya ni Basit Usman na kasama ang BIFF at kinoberan muna para makatakas. But we are continuously running after this group. At ang maganda ngayon is the civilians themselves are the ones reporting the location of this lawless terrorist. Kuha naman ang video na ito noong Martes. Kasunod ng pagbagsak ng kampo sa Datu, Saudi ang patuan, pinasok ng Marines ang isang barangay sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa para suportahan ang mga napapalaban nilang tropa. Magdidilim na nang marating nila ang lugar. Sinubukan pa ng combat videographer ng Marines na ipantapat ang kanyang kamera sa night vision goggles ng kanyang kasama. Pero nahinto ang pagkuha ng video nang pagbabarilin sila ng BIFF nang makita ang pulang ilaw ng kamera. Makaraan ng matagal na clearing operation, nakuha kahapon ng Marines ang main camp ng BIFF sa lugar na ito. Konkreto ang mga pader, may running trenches na may habang mahigit 1 kilometro na pinagpwestuhan daw ng BIFF. Team safe haven nila eh. So they've been comfortable in the past staying in the area. But definitely this has a weakened the enemy defenses. Jessica, nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa isang source na matapos ang airstrike na ginawa kahapon ay hindi bababa sa 23 na miyembro ng BIFF ang napatay. Jessica. Paano nasisiguro ng militar, Cedric, na yung kanilang nakukubkob o yung kanilang na take over, yun talaga kampo ng BIFF? Sino ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon? Jessica, yung mga ganitong impormasyon ay base sa intelligence, no? Meron naman mga alpha o may mga asset yung ang ating military na pwedeng mga taga doon sa area or mga taga doon sa o mga tagalabas, no? At base rin yan doon sa mga previous documentations nila, no? Kung may dadagdag ko lang, Jessica, I remember naalala ko last week, meron tayong ginawang story tungkol doon sa school na inoperate din nila sa isang madrasa o Arabic school na di umano ay training school ng BIFF. Ano? Nung nakarating tayo dun sa area, yung team natin, wala tayong makitang proof. Although ang sinasabi ng military is based on intel. Ano? Pero
Jessica, merong isang documentation na napanood yung team natin. Ano? It's an international documentary. May foreigner na nagpunta doon. May foreigner na nakipag-meet up doon sa miyembro ng BIFF. I believe this was 2010, 2011 pa. Ano? Yung school na yon na pinuntahan natin, siya yung lugar na nandun sa documentation, na nandun yung mga miyembro ng BIFF. So yung mga ganito mga documentation, mga accounts, at saka based on intel, doon nila na ibabase yung impormasyon kung saan yung mga kuta ng BIFF, Jessica. Kasi sa pagkakaintindi ko, Cedric, ngayon lang napapasok yung mga lugar na yan dyan sa Maguindanao. Dati talagang hardcore na teritoryo yan, ng, kundi man ng mga rebelde dat ng MILF ay mga terorista ng BIFF. Yes ma'am, particularly itong kampo doon sa Barangay Gawang, ano, yung pinakita nating video na napasok ng army. Ang sinasabi ng source natin, yung kampo na yan, yung community na yan, ay posible raw umabot na sa 100 na mga miyembro ng ating mga sundalo. Through the years yan, ano, ang napatay na, na attempting na mapasok yung area na yan. Ang impormasyon na nakarating sa atin, yung kampo na yan sa Gawang used to be a stronghold of the one of fifth base command ng MILF. So yung grupo nila Umbra Kato, ano, and then no nag-break away sila at binuo nila yung BIFF, ay hindi nila binitawan yung areyang yan. At di umano, itong pinapakita nating video ngayon, yun yung nangyari 2 days after nung air assault na ginawa ng AFP. At ang sabi ng source natin ay during the air assault, malaki yung naniniwala sila na napakalaki daw ng possibility na Basit Usman himself ay nandyan sa area niyan during the air strike, Jessica. Okay, day 15 na nitong opensibang ito. At from day 1, binabanggit yung kwadrado o yung square o yung box kung saan na isasagawa itong offensive na ito. Ano ba, na napupush back ba yung BIFF? Do you get that sense on the ground, Cedric? O malaki pa rin yung square na yon o yung box na yon? Yes ma'am, 36 kilometers by 6 kilometers yung area niya, ano? So that's 36 square kilometers, kung hindi ako nagkakamali, 3,600 hectares yung box pa lang na yan, Jessica, ano? Uh-huh. Pag nagkaroon sila ng access, kasi hindi naman bakod yan, so kalsada yan, so may actually minsan yung engagement pumupunta sa labas, so may bandang ligwasan marsh, minsan nasa may sa gilid sa labas, ano? So may mga pagkakataon na lumalabas sila. So kung ang tatanong natin is na corner na ba sila? Posible na corner sila, pero hindi talaga tumatagal, ano? Kasi napakalawak ng areyang yan. Ang napakahirap dyan, ang in-explain sa atin ng AFP, itong mga BIFF, mga miyembro ng BIFF daw, di umano, mga 5 hanggang 10 tao yung grupo nila. Kung mag-grupo-grupo sila, ay hindi mga around that many lang. So, you can just imagine, napakahirap na huntingin, kumbaga, nung ganitong malilit na grupo, mabilis, napaka-mobile, at napakahirap tugisin, Jessica. Okay. Yung mga pinupuntir niya ng mga airstrike, Cedric, tumatama ba sa mga BIFF? Kasi may mga sibilyan, may mga kababayan tayo nagre-reklamo, butas-butas yung kanilang mga bahay. Hindi nang natin alam kung sino ang tumama doon, kung helicopter o yung mga kanyon. Kaya lang, ang concern kasi ngayon, paano nakakasiguro na tinatamaan ay yung target at hindi yung mga sibilyan? Yes ma'am, yung airstrike kahapon, kung ibabase natin doon sa impormasyon na nakuha natin, ay at least 23 na mga miyembro ng BIFF daw yung tinamaan dyan, ano. Yung na-report naman natin na mga bahay na tinamaan ng mortar yan, ano, sabi ng AFP, o sabi ng Army 6ID, ang naninindigan, yung spokesperson o yung 6th Infantry Division ng Army, na hindi sila yung nakatama doon sa mga bahay na yan. And in fact, kailangan daw alalahanin natin na even ang BIFF, meron silang mga mortar na ginagamit. So nasa doktrina daw ng army na hindi paputukan yung mga bahay kahit pa wala na dun yung mga civilian. Paano nasisiguro na mga miyembro ng BIFF ang tinatamaan? Diyan papasok yung coordination sa MILF, ano, at sa local government unit. Mula pa nung simula pa nitong all-out offensive. Ibig sabihin, dun sa mga area na tinitira ng AFP, walang civilian at wala ring MILF. So lahat ng tamaan ay presumed na BIFF, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Maguindanao, Cedric Castillo.